ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang mapayapang araw, mga kapanalig. Si Sister Lines ito ng Daughters of St. Paul. Panghuling araw ngayon ng Oktubre. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa napakaraming biyayang tinanggap natin sa buong buwan. Sa lipunang Pilipino, napakasakit na karanasan ang mapagsarhan ng pintuan. Nagpapahiwatig ito ng matinding pag-ayaw sa taong nais pumasok at pagtatapos sa isang ugnayan. Pakinggan natin sa mabuting balita ngayon ang tungkol sa pintuan ng kaharian ng Diyos at kung paano tayo makakapasok dito. Ayon ito kay San Lucas, Kabanata 13, Talata 22 hanggang 30. Tumaan si Jesus sa mga lungsod at mga nayon na nangangaral habang papunta siya sa Jerusalem. May nagtanong sa kanya, Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas? At sinabi ni Jesus sa mga tao, magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang gustong pumasok at di makapapasok. Kapag tumindig na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, tatayo kayo sa labas na kumakatok at magsasabing, Panginoon, buksan mo kami! Sasagot naman siya sa inyo, hindi ko alam kung taga saan kayo! Kaya sasabihin ninyo, kami ang kumain at uminom na kasalo mo at sa aming mga lansangang kanangharal. Ngunit sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo! Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama! Naroon ang iyakan at pagngangalit ng mga ngipin pagkakita ninyo kina Abraham, Isaac, Jacob at sa lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos. At ipagtatabuyan naman kayo sa labas. At makikisalo naman sa kaharian ng Diyos ang mga darating mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. O, may mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli. Kumusta? Ako si Lilia Antonio. Ayon kay Sister Bernadita Dianson, ang kaligtasan ay isang handog ng Diyos at nasa tao ang pasya kung tatanggapin niya ito o hindi. May ilang sinasagisag ang makitid na pintuan. Una, si Jesus na ang buhay, mga arat, mga pagpapahalaga ay siyang modelo para sa buong sangkatauhan. Kailangang makibahagi sa buhay ni Kristo ang sinumang magnanais na pumasok dito. Ikalawa, masasabing isa rin itong hamo ng Diyos. Nangangailangan ng matatag na pasya, matibay na paniniwala at agarang pagkilos para makapasok. Ngayon na ang pinakatamang oras para mamili at kumilos. Limitado lang ang buhay natin sa daigdig, kaya't hindi ito dapat aksayahin. Hindi makakapasok ang hindi gumawa ng mabuti. Gaya ng sinabi ni Jesus, hindi ko alam kung taga saan kayo, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. May mga nagsasabi na hindi ang pintuan ng langit ang makipot, kundi ang ating puso na ayaw magpapasok at tumanggap sa mga batas at mga biyayang nais ipagkaloob ng Diyos. Sa huli ay maitatanong sa sarili, anong mga konkretong hakbang ang maaari kong maisagawa para makapasok sa kaharian ng langit? Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa mga kababayan natin sa ibang bansa, lalo na sa mga OFW at mga may sakit na sumusubaybay sa programang ito, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang mahal tayo ng Diyos kahit ano paman tayo.
umugot tayo ng pag-asa sa kanyang pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio.